sana ang aking kalungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ayon sa'yo maganda ang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ikalima tayo na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Ang aming na mahal ko mga kapatid, sa ating ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Grego kay Felipe at nakiusap. Ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng mga Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin natin ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpakasakit. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig na iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang matay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ng isa't isa
upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kalugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sinumang naglilingkod upang sa aking sumunod ay tunay na itatampo sa kaligayahang lubos ng Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Grego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po namin makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa'y
lumapit kay Jesus at ipinalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Parangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nabagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikalima na linggo tayo ng Kwarisma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At malapit na ang mga mahal na araw. Ay itong panglima na linggo, ito yung tinatawag nila pagtatakip sa lahat ng mga imahin. Sapagkat dito, pag nanilayan natin ang tinatawag na oras. Oras na. Panahon na. Ano po itong oras? Sa atin pong unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, Bisyo 31 hanggang 34, ito yung panahon na pag-alaala ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayang hinirang. Kaya po sinasabi sa verso 31, kapitulo 31 ng aklat ni Propeta Jeremias, Breath Hadas. Breath Hadas, bagong tipan. At ano po itong bagong tipan? Sa verso 33, kapitulo 31 sa sulat o sa nakasulat sa aklat ni Propeta Jeremias ay ang Torah. Ano po itong Torah? Ang Torah ay ito yung mga kautusan na ibinigay ng ating Panginoon Diyos na si Yahweh kay Moises at dapat sundin. Pero hindi na ito maging ordinaryo na Torah na naisulat sa tapyas ng bato. Sinasabi sa verso 33, kapitulo 31 ng aklat ni Propeta Jeremias,
al-libam. Torah al-libam, ang ibig sabihin dito, ipasok sa loob o kaya iguhit sa loob o isulat sa loob. At ano po yung loob? Ang loob, lev, ay hindi lang po loob, loob ng puso, sa loob ng isipan, sa loob ng o kaibutura ng pagkatao. Malalim po ito sapagkat ang Torah o ang sampung utos na ibinigay kay Moises na isulat lang sa bato. Ngayon, gusto ng Panginoong Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremias na ito ay isulat na sa ating mga puso. Pag isulat na sa ating mga puso, na ibig sabihin dito, hindi na kailangan pang unawain ano yung kahulugan ng sampung utos, paano mabuhay nito, bagkos hanapin natin ano ang matuwid. Kaya, nasabi nga sa ating Salmo 50, Diyos ko sa aking likhain, ang tapat na puso't loobin, ang puso natin na maging tapat, ang puso natin maging dalisay. At pagkadalisay ng puso, ito yung tunay na pagkasumpong sa Mesiyas. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitol 12, 20 hanggang 33, hindi lang ang mga Israelita ang naghahanap kay Jesus. Ang ibang tao din na tinatawag na hintel at ngayon sa ating Ebanghelyo ay mga Grego. Pumunta sila sa pista ng Tabernakulo. At nung pagpunta nila doon, ay kanilang nilapitan si Filipe at si Filipe kasama ni Andres ay pumunta sa ating Panginoon. Kaagad sinasabi ng ating Panginoon kung ano ang pagkatagpo sa isang Mesiyas. Na ang Mesiyas, hindi yung sa isip nila na mayroong karangyaan na maitampok sa isang paghahari na mayroong koruna, na mayroong hawak na kapangyarihan at makapagsalita ng isang makapangyarihan na hari. Bagkos, isang pambayad sa kasalanan ng tao. Kaya yung sinasabi na breath hadas ni Jeremias, yung breath kasi, yung tinatawag na, ito yung alay. Ito yung sinusunog na hayop ba gaya ng tupa, gaya ng kambing, o mas malaki pa kapag malaking kasalanan, baka. At sinusunog yan at inahati. At ito yung tinatawag na covenant o tipan na ugnayan at kasunduan ng Diyos at ng tao na bayaran ang kasalanan ng tao at siya ay mamuhay na matuwid pagsunod sa batas. At ang batas, hindi na nakasulat sa bato, nakasulat na sa puso. At na nakasulat sa puso, damang-dama na, dapat damang-dama na ng bawat tao upang isabuhay ang matuwid. Pero, hindi ito nagawa kay ating Panginoong Hesus. Siya ay magkaroon ng oras ng pagpaparangal. Oras ng pagpaparangal, nakasulat po ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, Versikulo 23, ang tinatawag na ora hina doxasti, ang panahon ng pagpaparangal. Ano yung pagparangal? Pagpaparangal ba na siya ay bigyan ng karangyaan? Hindi. Ang kanyang pagparangal ay sinasabi niya sa versikulo 32, Kapitulo 12 sa Ebanghelyo ni San Juan, hipsuto. Ano yung hipsuto? Ibig sabihin siya ay parang maipako na doon sa cross at itaas yung cross at yun yung pagpaparangal sa ating Panginoon. Nadadaan sa pagpakasakit, daraan sa paghihirap, sapagkat babayaran niya. Siya ngayon ang tinatawag na alay ng mga tao sa Diyos na Ama upang tayo bayaran ng ating mga kasalanan. At ito, alay na ito, ay magkaroon ng paghihirap. Pero hindi lang paghihirap, ito ay pagpaparangal ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpaparangal ay dadaan sa krus, dadaan sa kamatayan,
pero mabuhay muli ang ating Panginoon. Kaya ang paghahanap ng mga Griego ay paghahanap rin natin kay Kristo. Huwag nating hanapin sa isang debosyon na kung saan nariyan ang karangyaan. Nariyan ang isang Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. Bagos isang Diyos na nakita natin ang pong Jesus Nazareno nagpakasakit. Pasanya ang cross, pasanya ang lahat ng paghirap para sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y mabigyan ng buhay na walang hanggan, upang tayo'y magkaroon ng mana sa kalangitan. Naghihirap ang Panginoon, binayaran niya tayo, dakila talaga ang kanyang pag-ibig. May dakila na pag-ibig ang Diyos. Salamat sa Panginoon na tayo, na binayaran niya, tayo ay kanyang tinubos. Palakpakan po natin ang ating pong Jesus Nazareno na nagtubos sa atin at naway tayo din ay magpaparangal sa kanya. Hindi madali ang pagtubos sa atin. Dumaan sa kamatayan ng cross, ang kanyang pagkabuhay muli ay siyang para sa atin, hindi hahantong sa kamatayan ang lahat sapagkat tinubos na tayo ng ating poong Jesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, na nausulunan mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang para rito tupom sa ng buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala po tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay na sarili upang ng lahat ng Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga may hirap na mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pahinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo na kami maging bukas palad at magpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas na pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kalahatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang kaalaala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging makapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami ay maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hingin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa'yo ang aming
Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpagsaloob mo ng mga nilalaman ng panampalatayang Kristiyano ay yung gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ni Magkaparento na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagkasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag niyang anak ang iyong kaluuban ng mga apitluka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang siya lagi kami makasunod. Kahit isa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan. Sana sa kaitaasan, inapalam na parito sa sana ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasimitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang-tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ipabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawam ninipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang isanusin. Kaisa na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Patricio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri si karangal mo sa pangitan ng Anak na aming Panginoong Isokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talaysalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawanggawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Inatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo, Jose Cardinal Advincula,
na maging bukas palad sa ating kapwa. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 to grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagan impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, finansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8732-9929-8244-5609-0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo na iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno kay nais sa loob, sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nambana. Hesus Nazareno kay minaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap na ilangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Hesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng ugnay sa atin na huwag pagpalain kayo lagi ng poong Hesus Nazareno. Ang oras ng ating Panginoon ay ang ating pagkasumpong sa Kanya, pagkilala sa Kanya, pagsamba at pagmamahal sa Kanya sa ating mga puso. Huwag tayong maginawa sa ating paghahanap kay Kristo. Ngayon po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailanganin ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalaming imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na may maalala ang pangako ng sabi niya na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Hesus Nazareno. Sinasamba ka namin, pinipintuhon ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gustong pinamatayan ay sa bisag ng ating